Sa tuwing nagsi-CR daw si Nanay Mercedita, pakiramdam niya siya'y nasa Twilight Zone. Nasi-sense daw niya kasi o nararamdaman na parang may nagmamasid sa kanilang kubeta mula sa inidoro. Nung minsan nga raw siyang umihi, bigla na lang may tumunog. Sa takot, napaihi na lang siya sa lapag. Gumalamit kami dito sa CR na to. Minsan parang nakikilabutan ka, pero winawala namin para hindi kami madaig sa takot. Meron din daw minsang kumakaluskos. O hindi kaya, bigla na lang nangangamoy ng patay na daga. Lalo pa siyang napraning nung napanood niya uli kamakailan lang sa pelikulang Shake, Rattle and Roll 3, ang undin sa inidoro. Ang undin, maalamat na nilalang na nakatira sa tubig at pinapatay nito ang sinumang nanggagambala sa kanya. Kaya lalong natakot si Nanay Mercedita na baka meron ding undin sa kanilang inidoro. Ano ba yan, Lula? Pagkalimbawa nga matulog tayo tapos lalabas siya? Hanggang nitong Lunes lang, lalo pa siyang namroblema nung nakita niya sa kanilang inidoro ang isang patay na daga. Napansin namin nga may amoy daga. Kaya nga sabi ko, baka ano, may namatay dyan at hindi lang natin napansin. Kinahapunan, iihi raw sana ang manugang ni Nanay Mercedita nung bigla na namang may sumilip sa kanilang inidoro. Hindi undin, kundi isang sawa. Pumilip ako sa CR. Dahan-dahan kasi alam ko, maaga pa lang nung hapon, nakita ko mga daga na lumalabas sa CR. Nung chinek ko, ibang hindi na daga yung nakita ko. Ulo na. Kaya binuhusan ko. Sumilip na naman ako ulit. Lumabas na naman. May ulo na naman ako nakita. Nanginginig na ako. Pinicturan ko talaga. Joel, nasaan na ba, Joel? Sa takot, tinawag ni Lay ang kanyang biyanan. Pero, hindi na ako kasi nanginginig na ako sa takot. Umuro na yung pag ko. Talagang ninenervyos talaga ako. Talagang nangingilabot ako sa tao. Samantala, ang kanilang mga kapitbahay, karambola na. Ay! Sabi ko, ano ba yung napagkakaguluhan niyo ako? Sabi niya, ito kasi yung may ahas dun sa banyo namin. Meron kang alam na marunong humuli na ito. Si Manny, agad na nagpresenta. Una, dinampot ko ng mano-mano. So hindi ko mahuhuling mag-isa. Nung ako lang, hindi ko kaya. Papasok niya ako sa loob ng bowl. Bumabalik sa loob ng bowl. Tulong-tulong sila sa paghunting sa nakitang sawa. Pero mailap daw ito. Hinala nila. Ano ito? Sa mga babae lang daw nagpapakita ang sawa? Lalaki. Kapag kaming mga lalaki, wala yung ahas. Pagka yung babae ang sumilip, naroon yung ahas. Kaya nga raw mga babae muna ang pinag-abang nila sa labas ng kubeta. At ilang minuto lang, lumabas na nga muli sa inidoro ang sawa. Agad na nila itong dinakma gamit ang sako. Sako! Ayan na, yan, sa katawan, sa dulo, yung buntot, hila, tulungan mo, tulungan mo, hila, hila. Yan, sige, hila, hila, kulupot yan, maging bigitawan, bigitawan na sa dulo, kulupot yan, sako, sako. Sako, 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 yan dyan. Ay, ganun, ang laki, ganun. Oo, ang laki pala! Pero palaisipan para kay Nanay Mercedita kung paano naman nagkaroon ng sawa sa kanilang CR. Inaano naman namin yung CR, malinis naman. Dahil dito, hindi na tuloy nila magamit ang kanilang kubeta. Nag-aarinola muna sila o hindi kaya nakikigamit na lang ng palikuran ng kanilang kapitbahay. Paihi naman dyan! Naliligo ako dito pero mabilisan. Sabi rin nung anak ko, mama wala na yun, huli na nga. Baka naligaw lang yun sa ano natin, sabi niya. Isa lang yun, wala nang kakambal, huwag ka na matakot. Yun nga lang, pati mga kapitbahay, nagkakatakutan na. Pag nag-CR ako, hindi na talaga yung nakaupo, nakapatong na. CR ako, lagyan ko muna ulit ng chlorine or kaya mainit na tubig para kung sakaling. Natatakot nga ako para kung sakaling ano siya,
Kung meron man, ilalabas muna. Antayin ko muna mga ilang minuto bago ako mag-CR. Ingihi din ako noon eh. Umuwi muna sa bahay. Tinignan ko din kung nakakakilabot po talaga. Ang nahuling sawa, itinurn over na sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Yun yung common na sawa natin, reticulated python, 6 feet. Isang naobserbahan namin, yung mga small creeks, yung mga estero, madalas ginagamit na passageway ng mga ahas. Kasi nga, walang traffic ng tao. May readily food available. Tulungan mo, tulungan mo! Ila! Sa Inidoro, first time. Solitary ang ahas, ayun na may kasama. Pero yung as group, chances are wala. I think kaya may still be to breed. Kailangan nyo huminga, malulunod siya rin sa tubig na yun. Kontakin yung authority, barangay, or even dito sa amin. Kontakin nyo kami para magawa natin ng proper actions. Tulungan mo, tulungan mo! Ila! Sa dulo, yung buntot. At dyan nagtatapos ang kwento tungkol sa undindaw o sawa sa Inidoro na parehong nakaka-shocked, katakot!